Akala nyo interview lang to, ha? Matututo tayong gumawa ng mint chips gelato. Nakakatanggal ng mga problema sa mundo pag kumakain ka naman ito. Samahan nyo ako hanapin ang mga masasarap na online food businesses. Bayamihan na! Nasa Tomas, Morato tayo ngayon. Afters gelato and coffee and desserts. Yan ang pupuntahan natin as episode ng Bayamihan para naman masuportahan natin ang mas marami pang mga small businesses. Liga, kilalaanin natin si Vince, yung owner, and at the same time, tuturuan niya tayong gumawa ng gelato. Exciting! Come on! Hi, Chef Vince, Marvin. Guys! Ang ba? So, kailangan ko tanggalin. 6.5. Ah, right. Ibig sabihin nun, pogi. Ayoko lang to. Okay, yes. Si Vince ay classmate ko sa Ateneo. Nag-master in entrepreneurship kami. At ito yung business niya. Liga, samahan natin siya. Wow, ang bango dito, guys. Tell us more about Afters Gelato. Simula kami noong 2012. So, yung difference ngayon is more on diretso na kami sa customer. So, deliveries lahat. Tapos, pag-supply ng mga restaurants. Wolfgang's, dati sila yung nagsusupply ng gelato sa amin. Coffee shop din, nagsusupply din kami. So ngayon, medyo humina siya kasi syempre marami kaming kliyente na nagsara. Mm-hmm. Tapos yung iba, medyo nag-lilo muna sila. Mm-hmm. Yung iba naman, talagang mas konti yung tao kasi syempre takot din yung mga tao lumabas. Mm-hmm. Eh. Anong mga flavors ang bestsellers ng Afters Gelato? Yung mabenta sa amin is chocolate, coffee, meron kaming tetaw na espresso crumble. Yung I have tried it. Masarap 'yun. Of course the vanilla is vanilla. All-time favorite 'yan eh. Bagay na bagay sa ano, banana bread. Ang galing, thank you. Tapos meron din kaming 'yun, yung mga fresh fruits like avocado, meron din kaming cheese. Marami, mga siguro nasa mga 15 to 20 flavors meron kami. Tapos, Chef Vince, ito bang mga gelato na 'to, pwede mo ba kaming sampulan or pwede ko ba 'tong makita kung paano gawin para na rin sa mga nanonood sa atin sa YouTube. Siyempre dito sa amin, kami gumagawa talaga ng gelato. So, from lahat, scratch talaga, no? Okay, sige, check natin. Guys, let's go inside their kitchen. Matututo tayong gumawa ng mint chips gelato. Akala nyo interview lang to, ha? Pwede ba kaming mag-gelato business? Pwede. Pag gagawa kayo ng gelato, ang kailangan ng ingredients is milk, saka cream, 15% cream. So pag gelato kasi, mas konti yung fat. Mas konti yung cream eh. Mostly milk siya. Yun ang difference ng gelato and ice cream. Okay. So ito naman, sugar. Okay. So lalagay natin yung asukal. So, ito, ano naman ito? Ito, isa pang kind of sugar siya. Dextrose. Dextrose, yes, sugar. Dextrose. Iba pa yan sa dextrose. Iba pa yan. Papatawa. Meron din tayong stabilizer and emulsifier. So okay. Ginagawa nun is para mas mag-mix yung ingredients together. Okay. So yun ang usually wala ang mga home bakers, hindi nila ginagawa. Okay. Cream milk powder to. Okay. Dried na gatas. Okay. Siyempre, meron tayong mint. Itong mint na to is ready-made na siya. Galing siya sa Italy. So pang ginagamit talaga siya pang gelato. Okay. Lahat ng ingredients na pwede namin gawing local gagamitin namin. Like yung chocolate namin, galing sa Davao. Wow! Pero for example, itong mint na to is galing siyang Italy kasi ito na yung best na pwede gamitin. For in my may opinion, mga tanim akong mint. Pwede ba yon? Pwede rin yon. Ah. Gagamit ka ngayon ng immersion blender. So, okay. Ano siya? Stick, para siyang stick blender. Mm-hmm. So, medyo, hand blender, no? Oh, tapos medyo ano siya, malakas siya. Kaya pag pinindot ko siya, malakas yung tarong niya. So, blend mo lang siya ng ganyan. So, kailangan mo siya i-mix ng mabuting-mabuti para wala yung mga buo. Kung wala silang ganito sa bahay, pwedeng mano-mano? Pwedeng mano. Ako mano-mano kasi ako eh. So, syempre kailangan mong simutin lahat ng product kasi sayang eh. So, tapos na siya. Okay na siya. So, ilalagay na natin siya. So guys, after i-blend, lalagay siya dito. Bale, itong machine kasi, itong machine na to. Gelato machine siya. May hot process siya, which is sa taas. This one? Pinapasteurize niya. Pasteurize. To make sure lahat ng bacteria patay. Usually mga 5 minutes yan. 5 minutes dito, okay. Tapos, may lever dito. Bababa ngayon yung mix dito sa freezing chamber. After mga 10 minutes, lalabas na yung gelato. Pwede mo na kainin agad? Pwede mo na kainin. Ay, exciting!
pala yun. Sasara ba to? Ay, hindi pa pala. Nangihilam ako. Tapos sasara. So, 5 minutes dito. Tapos, on dito. Chef Vince, since 2012 mo pa ito ginagawa, di ba? Yes. Sa panahon ngayon, lahat nga ng Pinoy naging chef. Ano mga advice mo sa mga nagtatry gumawa ng home food business? Para sa akin, importante na bilang mo lahat ng ingredients ninyo. Okay. So, syempre, food cost. Syempre, maglalatatayo ka ng negosyo. Gusto mo kumita. Mm-hmm. Yun ang bottom line mo is kumita eh. So, dalawa yon. Gumawa ka ng masarap, di ba? Na may pagmamalaki mo na mabibili. But at the end of the day, since it's business, everything should be measured para pag kinompute mo yung food cost mo at tapos nalagyan mo siya ng presyo, hindi ka nalulugi. Oo. Or hindi mo masyadong mahal binibenta yung produkto mo. Normally, ang food cost sa ice cream, naglalaro sa ilang percentage? Nagbabary. Secret na natin. Ah, secret. Para sa akin, ano, dapat love what you do. Kaya gusto mo yung ginagawa mo, hindi siya parang trabaho. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante. Tapos, don't give up. Dapat laban pa rin na laban. Diba, Marvin? Yes, yes, yes. So, kung sinabi mong love what you do, kasi sa pagninegosyo, guys, hindi yan laging kumikita o hindi laging parang honeymoon stage, eh. Yes, diba? Exactly. Dadaan ka dyan sa bumps, dadaan ka dyan sa ups and downs mo, at dun sa mga down moments mo, doon matitest talaga yung character mo at saka yung connection mo sa ginagawa mo. Kung mahal mo talaga, hindi mo iwanan eh. Parang relasyon, di ba? Paglalaban mo yung negosyo mo at kung ano yung sinimulan mo. I'm sure lalakas dalo yung mga loob ng mga nanonood sa atin na magnegosyo. Yan, okay. Tapos na yung machine natin. May alarm na siya. Mainit na siya. Lalagay natin siya dito sa malamig. Okay. Yan, nandito na siya sa pangpalamig ngayon. Mm. Nakikita ko na yung gelato, guys. So, ngayon, ilalabas na natin siya. Oh my God! Ang ganda ng kulay! Lalagay mo siya sa pan, tapos ipapasok mo ulit siya sa freezer para tumigas pa lalo. So, ngayon, ibubuhos ko yung chips. So, liquid chocolate siya. Ah. Dark chocolate. So, mano-mano siya ginagawa. Mano-mano natin siya gagawin. Tapos makikita mo na para magiging chocolate chip siya bigla kasi tumitigas. Nga. Guys, meron po pala akong binibentang mint ice cream. So pagka bagong gawa siya, malambot pa siya. Hindi pa siya ganun katigas. Wow. Hindi na ako makapagsalita. Okay, sige, doon na tayo para matikman na natin yung mga ibang dessert. Vince, anong tawag dyan? Hmm? Molten lava cake. Lava cake na sa baba, tapos may gelato na nakapatong sa taas. Sarap. Tapos nilalagyan namin ng chocolate shell, yung parang yung kanina ginamit natin for mint chips. Sarap. Anong chocolate yung ginagamit niyo? Davao na dark. Oh, ay, kukunin ko yan. So, para siyang chocolate fudge in the middle. Kaya kalama siya yung microwave. Nakakatanggal ng mga problema sa mundo pag kumakain ka naman ito. Ito, strawberry cheesecake. Itong isa naman is blueberry cheesecake. Okay. Kayo din gumagawa ng cheesecake nyo? Kami rin gumagawa ng cheesecake. Galing! Ang saya po ng trabaho ko dahil nakakakain tayo ng masasarap na pagkain. Nakaka-healthy yung trabaho mo. Hehehe. Hindi naman. Meron din pala si Afters ngayon, yung mga bottled coffee nila. Caramel to, ito chocolate, ito cold brew siya, ito ano, green tea, hazelnut flavor siya, tapos ito mocha. I would try the hazelnut. Magkano to pag in-order nila? Yan, mga 130 pesos. Mm. So medyo ano siya, medyo malakas yung lasa niya. Sarap. Maramdam mo talaga yung kape. Oo nga, napahili kasi ako sa kape, so gusto ko... Nalalasahan ko yung kape pa rin. Ayoko yung puro gatas na lang at hindi na kape yung iniinom ko. Oh. Actually, best serve siya with, lalagyan mo ng ice. Kasi medyo concentrate yung dating niya. Vince, thank you very much. We salute people like you, helping, the economy. Tuloy-tuloy pa rin ang pagninegosyo. Kailangan ituloy ang laban. Yes. Thanks, Vince. Thank you. Yeah. Ang sarap! Very good! Bayamihan na!